Hello guys, and welcome back dito sa ating channel. Ngayong araw, i-share ko sa inyo why I made the big decision to quit buying rental properties and instead, I started investing in REITs. This was a big decision for me. And sa tingin ko, in the long run, ito ay magbibigay sa akin ng malaking benefits para mapalago ang aking wealth over time. So kung curious ka kung bakit, panoorin mo ito hanggang sa dulo. So guys, kung ready ka na, stay ka lang and I'll show you how. Now, as of the moment, meron akong 2 rental properties. Ngayon, pag-usapan muna natin ang benefits of owning rental properties. When I first started investing in real estate, rental properties seemed like an obvious choice because rental properties provide a passive income and also appreciation. Plus, owning a rental properties, there's something satisfying about owning physical assets that you can see and touch. Now, however, after several years of being a landlord, now I begin to realize na there's something downside to owning a rental properties na hindi dapat basta-basta i-ignore ng owner. So first of all, lagi kong na-encounter ay ang maintenance, upkeep, no? So dito nakapaloob lagi ang repairs, tenant issues, and other property management. Itong mga issues na to ay very time-consuming and very stressful. Pangalawa, para sa akin, owning a rental properties can be a risky business for me. Kasi hindi natin alam, malay mo in the next coming month, hindi na makapagbayad ng payment or monthly payment ang tenant sa iyong rental properties. Or meron cause of damage sa iyong properties, plus there's always the possibility of a downturn in the housing market. Which is kapag nangyari ulit yung housing bubbles noong 2008, ano ba yung cost nito as a owner of a property? Sa madaling salita, kapag nagkakaroon ng housing market na bumabagsak yung presyo, yung property mo is worth less than you paid for it. Ang real estate properties ay very demanding. Bakit? And paano ko nasabi? Kasi kami ay mayroong construction business at kami ay nakabase ngayon sa Taguig. At ang aming project ay sa kampo ng mga sundalo. At hindi basta-basta kami makakalabas sa kampo. Kapag merong nasira at kapag merong kailangan asikasuhin ng mga papeles, pupuntahan at pupuntahan ko ulit yan. Imagine mo from Taguig to Cavite, it's a very stressful. Okay, so kaya nakapag-isip-isip ako, ano ba yung mga alternative, no? Na pwede pang related sa real estate, pwede kong paglagakan ng aking investment. Doon ko naisip ang Real Estate Investment Trust o mas kilala nating REITs. Now, itong REITs ay very, very attractive para sa akin ngayon. Bakit? Because you are owning a real estate without actually owning a physical property. Instead, you are investing in a portfolio of property managed by a team of professionals. Now, for me, there are several benefits of investing in REITs. First of all, they offer the same potential for passive income and also appreciation as a rental properties. And now because of that, without a headache and property management. Now owning a REIT, you can simply buy shares of a certain REIT company and let the professional handle the rest, diba? Para sa akin. Secondly, ang REIT ay much more diversified than owning a single rental properties. Now when I investing in a REIT, I am investing in a portfolio of property across different markets, other assets also. Now, because of this diversification, malilimitahan yung risk ko compared sa pag-o-own ng isang property. So kaya, nag-isip-isip ako, ano ba yung mga REITs na pwede kong pag-invest na o paglagakan muna ng aking perang pinaghirapan? So far dito sa aking portfolio, meron akong dalawang REIT company na pinaglagakan, which is una ang MREIT at ang pangalawa ay ang C-REIT or City Core. So, saan tanong na happy ba ako sa mga investment ko dito ngayon sa REIT? Yes, para sa akin ako ay very very satisfied. So, para sa akin as a long-term investor, continuous pa rin ako maghahanap ng mga REIT company na pwede kong paglagakan ng aking perang pinaghirapan. And also, maganda rin sila magbigay ng dividendo sa kanilang mga shareholders. Isa rin sa kagandahan kung bakit ako nag-push na mag-invest sa REIT stock. Now, let me give you some example kung bakit ako nag-come up na mag-invest sa REIT din. Now, kung titignan natin dito sa isang holding ko, itong MREIT, ang kanyang dividend yield ngayon ay nasa 7.1%. And ang forecast ng mga analyst dito in the next coming 3 years ay nasa 7.6% ang dividend yield. Now,
let's be conservative, ang kukunin lang natin dito ay ang 7.1% na dividend yield ng MREIT. Okay, so now, nandito tayo sa Omni Calculator. Ilalagay ko lang dito yung dividend yield ng MREIT na nasa 7.1. And hahanapin naman natin ang share price. So, ang share price ng MREIT ngayon ay nasa 14 pesos. Now, dito guys sa money invested, ang worth ng isang real estate property ko ay nasa 1.5 million pesos. So, ilalagay lang natin dito 1.5 million pesos. And dito, titignan natin sa loob ng isang taon, magkano ba yung potential na kikitain natin sa MREIT. Now dito, makikita natin sa loob ng isang taon, ang potential na kikitain natin sa dividendo lamang ng MREIT ay umaabot ng 106,500 pesos. Now dito guys, isang real estate investment ko na worth 1.5 million pesos, ang monthly income ko lang na nakukuha dito ay nahalos 6,000 pesos lamang. Now ang gagawin natin guys, itong 106,500 na to, i-divide natin to sa 12 kung magkano ba yung monthly na makukuha natin na dividendo dito sa MREIT. Ngayon guys, ang monthly na makukuha ko ay nasa 8,875 pesos every month na dividendo dito sa MREIT. Imagine nyo, from 6,000 to 8,875 pesos. Now ganyan guys, kung mag-invest ako ng long term dito guys, investment ko guys sa rental properties in a traditional way, ay hindi yan tumataas, lagi yan 6,000. Pero kung mag-invest ako sa MREIT over the long run, o kung sabihin natin 5 years ako nag-invest sa MREIT and same pa rin dividend yield nasa 7.1, then ang aking profit from dividends ay nasa 613,676 pesos. Kukunin natin ito at titignan natin over the long run, magkano ba yung dividendo na makukuha natin every month kung over the long run mag-i-invest tayo sa REIT na ito. Okay, so i-divide ko lang ito sa 5 para makuha natin yung annual dividend natin. So kanina, halos nasa 106,000 lamang ating marireceive. Dito ngayon ay nasa 122,735 pesos na ang marireceive natin every year. Na kung di-divide natin ito sa 12, nasa 10,227 na ang marireceive natin every month galing lamang sa dividendo ng MREIT. Ang gusto ko lamang sabihin sa inyo, based on my experience as a landlord over the years, na ang worth ng aking single properties ay nasa 1.5 million over the past 5 years, hindi ko tinataasan yung pagpaparenta ko. So imaginein mo, kung magtatangas ako ng 10,000, now imaginein mo guys, kung ikaw ay nangungupahan, daw tinaasan kita ng 10,000 ng upa mo every month, papayag ka ba? From 6,000 to 10,000? Siyempre hindi, di ba? Hindi ka papayag na ganito kalaki ang tinaas ng yung renta na babayaran every month. Kagandaan kapag nag-invest tayo sa REIT over the long term. And kaya ako nag-decide na mag-invest din sa REIT. So ito yung rason kung bakit ako nag-transition from owning or buying rental properties to investing in real estate investment trust or REITs. Now guys, don't get me wrong. There are still benefits of owning rental properties. And it's certainly not a bad investment strategy. For me, the benefits of investing in REITs outweighed the downside of being a landlord. Now, if you're considering investing in real estate, I encourage you to do your research and consider all your options. Now guys, REITs may not be the right choice for everyone, but they could be the great option for those looking for a more hands-off approach of real estate investing. Okay guys, so hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsuporta nyo hanggang dito sa dulo. And bago mo tapusin ang video na to, alam mo na ba kung paano mapabilis ang financial freedom mo? Kung hindi mo pa alam kung paano gagawin, panoorin mo itong video na to. Kung ikaw naman ay bago pa lamang sa pag-i-invest dito sa ating merkado at di mo alam kung ano yung unang gagawin mo from start to become a profitable investor, panoorin mo itong video na to. So this is PSE Warrior, nagpapaalala lang, invest wisely, and see you on the other side.